You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Mula sa artikulo ng The Daily Sentry, batikang aktres na nagkaroon ng karamdaman sa pag-iisip ano na nga ba ang nangyari sa buhay ni Cita Astals. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na maituturing na bilang isang veteranang aktres si Cita Astals, kung kaya naman halos lahat ng manonood sa telebisyon ay talaga namang pamilya siya at kilala siya. Especially ang ating mga lolo't lola, mga mom at daddy. Si Cita Astals ay naunang sumikat sa palabas na Home Along the Realest, isang top-rated na palabas noong 90s kung saan ginampanan nito ang isang mabait at maunawain na boss ni Dolphy. Bukod dito ay nabigyan din ng pagkakataon si Cita na makasama sa ilang pelikula katulad ng Encanto at Pempe ni Sarah Penn na parehong ipinalabas noong taong 1992. Dahil sa ang kinahusay sa pag-arte at dedikasyon ni Cita sa kanyang trabaho, ay nagtuloy-tuloy ang kanyang karera sa mundo ng showbiz. Sa paglipas ng panahon ay tinahak ni Cita ang landas ng politika at nagsilbi ito ng tatlong termino bilang isang konsehal ng Maynila hanggang sa natalo siya kay Isko Moreno sa pagka-vice mayor. Makalipas ang ilang buwan ay umalingaungaw sa mga balita na si Cita Astals ay namamataan sa ilang kalye at nagpapakita ng kakaibang pag-uugali na tila tinamaan ito sa problema sa pag-iisip. Tila nga naman nakakalungkot isipin ang isang maganda at matagumpay na buhay ni Cita ay mababaligtad lang sa isang iglap. Ayon sa balita, si Cita Astals ay nagkaroon ng problema sa pag-iisip simula nang matalo siya sa eleksyon bilang Vice Mayor ng Maynila noong taong 2007. It was started there noong natalo ako sa eleksyon noong 2007. And it will hit me that hard. Yan ang kanyang naging say or paliwanag. Ayaw ko na makipag-usap sa ibang tao. I kept on my emotions to myself. Kaya siguro tumindi ito kasi wala akong mahingahan ng sama ng loob. Kaya ako nagpa-gala-gala sa Maynila dahil ayaw ko nang nasa bahay lang ako. Say pa ni Cita. Ayon pa sa kwento ni Cita, binabato-bato pa umano ng mga bata ang kanyang bahay noon. At kapag isinusumbong niya sa mga polis, ay hindi umano sila naniniwala sa aktres kung kaya madalas siyang umalis doon at nagpagala-gala na lamang sa Maynila. Sinasabi nila na nasisiraan at may problema ako sa pag-iisip, kung kaya lalo nadagdagan ang aking lungkot. Dahil dito ay to the rescue ang kanyang mga kaibigan at kapatid para maipagamot siya at para maiayos ulit ang buhay niya. Dinala si Cita sa rehab at sa awa nga ng Diyos, ay unti-unti na itong bumabalik sa tamang pag-iisip. Pagkalipas ng ilang buwan ay nakalabas na ito at naging normal na ulit ang kanyang pag-iisip at kasalukuyan ngayon na nagtatrabaho si Cita sa isang kumpanya ng call center agent sa Cavite. So yan po ang update hinggil nga po sa aktres na si Cita Astals. Well, sa mga may update pa about dito, ilagay lang ito sa inyo sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.